Top 5 kakaibang signs ng diabetes. Yung 3 most common signs ng diabetes ay ihi ng ihi, lalo na sa gabi ginigising ka ng ihi mo. Inom ng tubig dahil mabilis mauhaw. At kain ng kain dahil mabilis magutom. Pero may mga sintomas na hindi mo aakalain na dahil sa diabetes na pala. Kung meron ka ng mga sumusunod, magpakonsulta ka na to confirm if diabetes nga ba ito. Number 1, shin spots or diabetic dermopathy. Yung nakikita nyong dark spots dyan sa harap ng legs, yan yung shin spots or diabetic dermopathy. Bakit nangyayari ito? Ito ay dahil ang mga unang ugat na sinisira ng diabetes ay yung mga capillaries o yung mga maliliit na ugat tulad ng mga ugat sa balat. Pag matagal na hindi controlled ang sugar sa dugo, masisira yung walls ng ugat at kung saan yung sira, dun maiipon ang taba. Dahil dito, may hirapan dumaloy ang dugo papunta sa balat. Dahil nagkukulang ng blood supply sa balat at dahil nasira ang mga ugat sa balat, nagbibigay sanhi ito sa shin spots. Number 2, nangangati ang balat. Mostly sa lower legs at paa ang pangangati. Dahil mabilis mawala ang tubig sa katawan pag diabetic dahil ihi ng ihi, this can lead to dry skin kaya nangangati. Maaring dahil din sa poor circulation dahil sa mga nasirang ugat. Pwede rin dahil sa skin infections. Pag diabetic ka, humihina ang immune system. Hindi nalalabanan ng balat mo ang mga bacteria, fungi, at iba pang mga mikrobyo. Number 3, slow healing wounds. Sobrang bagal mag-heal yung napakaliit na sugat lang. Sa mga non-diabetic, pag may maliit na sugat sa paa, mga less than 1 cm, usually less than 1 week, mag-heal na yan. Pero sa mga diabetic, inaabot ng 1 month bago pa mag-heal yan. Ang nakakatakot sa mga diabetic kasi, minsan hindi nila alam na may sugat pala sila sa paa. Kasi namamanhead ang mga paa nila, hindi nila nararamdaman. Ito ay dahil sinisira rin ng diabetes ang mga nerves sa balat. Kailangan natin ng nerves para makaramdam ng touch, pain, and temperature. Kaya always check your feet kung may sugat dyan. Kung napansin mo na namamaga ito, pulang-pula at may nana, magpakonsulta ka na agad. Isa sa mga rason kung bakit natatanggal ang paa ng mga diabetic ay dahil sa delayed treatment ng sugat sa paa. Tandaan, pag diabetic, sira ang maliliit na ugat sa balat at humihina ang immune system. So what? Kulang ang dugo na dumadaloy sa sugat, ibig sabihin hindi umaabot ang immune cells mo sa sugat. Kulang rin ang oxygen na umaabot sa sugat. This means mas mataas ang chances or mas may opportunity ang iba't ibang bacteria na mag-infect sa sugat. Yung infection na to pwedeng kumalat hanggang sa muscles mo kaya huwag kang makampante. Magpakonsulta na agad. Mas mahal matanggalan ng paa. Number 4, pagod ka kahit kompleto naman ang tulog. Pagod ka kahit na hindi ka naman masyadong nage-effort. Basta consistent kang pagod. Sa mga diabetic, hindi kaya ng katawan gamitin ang glucose effectively for energy. Kailangan ang insulin dito. Pag diabetic kasi, may problema sa insulin. Maaring walang insulin na napoproduce ang katawan, kulang ang insulin, or may insulin ka nga pero hindi naman siya efficient or resistant ang katawan mo sa insulin. Number 5, acanthosis nigricans. Ito ay sakit sa balat kung saan nangingitim at kumakapal ang mga areas sa katawan kung saan may folds and creases. Tulad ng kilikili, singit, at leeg. Pakonsulta na to confirm if you have diabetes. Ligtas ang may alam. Hanggang sa susunod, take care.